Pian. Oh, magandang hapon po. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay kung paano ang pagbubunot ng punlang palay. So, ganito lang po. Makita niyo yung mga punlang palay dito. Ayan po. Ito ay mga 18 to 21 days old na po ito. At kapag nabunot na po ito, ay kagad itong itinatanim o inilipat tanim doon po sa mga rice paddy. Mamaya pagtatanim din po ako doon. So ngayon po ay gagamit pa tayo ng panali. Ito po yung tali natin. So ipapakita ko sa inyo kung paano po ang tamang proseso ng pagbubunot ng punla. So gamit po yung dalawang kamay natin. Ganito lang po. Nakita nyo yung mga kasama ko doon. Ayun. Doon, sa pateron. Paki-focus. Ayun, ayun, mga doon. Oh, ganun lang po. So, ganun lang po kasimple. Ganito po ang gagawin ko ngayon. Oh, nakita nyo. Yan. Hindi pa ako upo. Ganito lang. Oh. Dalawang kamay po ang pagbunot dyan. Ganito. Oh. Salitan lang po. Yan. Hanggang sa mapuno ng kamay ko. So, tuloy-tuloy lang po ako, ha. Okay. Napuno na yung kamay ko. Ang gagawin ko ngayon ay tanggalin yung mga lupa rito para po ang maiwan na lang is yung roots. Yan po. Yan. Yan po. Ganyan po. Oh. 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 Ito na po. So ngayon itong nabunot ko, iipunin ko dito. Yan. Para po makagawa ko ng isang terter o isang tali ng punla. Ito na po siya ngayon. Kapag natapos na po. Pero ipagpapatuloy ko pa rin yung pagbubunot. Okay. Kung napansin niyo po, ay maraming tubig ito. Kasi ang tubig kailangan para madaling mabunot itong punla at saka mahugasan yung roots ng punla natin. Ganito. So tuloy-tuloy pa rin. Dalawang kamay lang po yung salit-salitan sa pagbunot ng punla. Kung hindi ka talaga kabisado, kung hindi mo ka talaga kabisado ito, mahihirapan ka. Pero sa akin kasi is matagal na akong magsaka o kabisadong kabisado ko na. Okay? So, nakita nyo, oh. Nakaipon na ako. Pero kailangan dagdagan po ito. Dagdagan ko pa ito, kulang pa ito. Okay. Okay, bunot lang po tayo ng bunot. Saka konting tips lang po sa bubunot natin, sisiguro din po natin na hindi matatanggal o hindi po mapuputol ang punla natin, kasi kapag naputol yan, hindi na po mabubuka yan. Ganun po. So medyo dahan-dahanin lang po natin. Okay, asya na yan, saan tali na po ito. Okay. So ang gagawin ko ngayon, tatalin ko na yan para po magkaroon tayo ng kerker o isang tali ng punla. Ayan po, meron na po tayong isang tali ng punla. Isang tali po. So, ganito lang po. So, kapag nakagawa ka na ng ganitong kadami, yun na yung time na
dapat ito po ay matalian na. Ang tawag sa Ilocano rito is isang kerker. Okay. Ito po. Ganyan po. So kung napansin ninyo, marami na po doon yung nabunot na mga punla. Yan ang mga kerker na yan. O isang tali. Ayun. Marami na po. So siguro kailangan ko pang magbunot para makakuha pa ako ng isang kirker. Okay, tapos na po itong isa. Sige pa, isa pa. Kung napansin nyo po ay kinukugasan ko yung mga punla habang ako ay nagbubunot. Ganun po talaga. Ayos, meron naman tayong isang kerker o isang tali ng ating punla. At ano yung puli yan? Doon pala panali natin. Okay, ayan po. May dalawa akong nabunot na punla. So, yan po ang pagbubunot ng punla. Hindi naman mahirap, hindi naman ito matatawag nating madali lang. Mahirap talaga. Okay? So, anyway, masaya naman kasi marami kang kasama rito. Yan. Marami kang kinakausap, yung mga ganyan. Okay. So, okay na po. Tanim na po natin ito doon sa may mga silapin po sa banda roon. Okay, let's go. Stop na. So, tapos na po tayo sa ating pagbubunot ng punla. Magtatanim na po tayo at dyan na po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Sana ay meron kayong natutunan. Ingat po kayo. God bless. Bye-bye.